Hello, good evening to everyone. It's me, Sanit, again. Welcome back to my channel. This evening, I would like to share to all of you how to make a simple and easy string pouches. This is very useful, so please join me until the project is done. Ito po yung isishare ko po sa inyo ngayong gabi, yung paggawa po ng ating string pouch. So, samahan niyo po ako hanggang matapos po ang ating video at ito po ay mahalaga at kapaki-pakinabang po. Lalo po ngayon, ang holiday is quite approaching. It's very useful po. So, please join me. Ang project po natin ngayong gabi ay string pouch. Ito po yung hinanda ko para sa string pouch. Ganyan po siya. Tatahiin po siya dyan. Tatahiin lang po natin siya dyan to connect. Iko-connect natin dito. Iko-connect natin. Ganyan. Pagkatahi, we sew first this edges, and so we sew it there and fold like that to the other side also. So the string pouch is become like that. Of course, the size of the top is a little bit smaller. Yung taas po, medyo maikli po ng konti. Yun po yung gagawin natin ngayon. Pwede rin po ninyong gawin ang string pouch ninyo kung ayaw ninyong magtahi-tahi doon sa taas. Ito po yung pinakamadali. Just, this is the easiest way. If you don't like so many trouble, so many, just sew to the edges 2 times. Once you sew to the edges 2 times, sew to the edges 2 times, like that. And then you fold another half for our string. That's the easiest way. So, I would like to try 2 kinds. One is using this one. And one is sew to the edges. And before we completely sew the string pouch, yan, dalawa po yung gagawin ko. Itatry po, titingnan po natin kung alin. Pero ito po yung alam kong madali. Tatahian mo itong top na yung lahat ng corner ng iyong pouch bago mo i-fold ng 1 inch para sa inyong string. Yun po yung alam ko na madaling gawin. So, samahan nyo po ako at tahiin po natin. Ipapakita ko po muna sa inyo yung una at yung pangalawa na gagawin ko. Ano po? Let's continue. Ang size po pala nito ay 10. 10 by 10. Yun po yung size niya. At yun lang po yung ano natin. Tatahiin natin yung palibot. And then, lalagyan natin ng string. So, let's continue po. The next step is we sew to this part. Yung susunod po natin ay itatahiin po natin dito. Tahian po natin dyan. Pero ihati, ipull po natin into 2 para makuha natin yung center bago natin tahiin para even po yung size niya. Ano po? So, let's continue. Now, after we sew to the edges like that, and we sew it again. Tahian po natin dito sa babaw again para sa maganda po niyang outcome. Parehas po siya, natatahian natin sa top para po maging maayos po yung ating, maganda po yung outcome ng ating string pouch. Now, you can see, after we sew to the edges, pagkatapos po nating tahian, maganda po siyang tingnan, malinis, ano po. Malinis siyang tingnan. So, yan po yung pagtahi ng
na alam ko, kasi gusto ko lagi malinis yung trabaho ko. Ano po, I would like my work is clean and durable. That's why I be patient to sow to the edges like that. Now, because I didn't put lining, I don't want to put lining because hindi ko po lalagyan siya ng lining. So, I sew first to the top edges. Like that. And we turn and we sew it again inside. So, we sew it 2 times. Yan. Para po maging malinis siya, tatahian ko muna po siya sa top ng ganyan. Palibot. Tapos, ibabalik na rin ko po yung tela. Tapos, tatahian ko po uli sa loob para maging malinis po siya. So, let's continue po. Now, we turn the fabric like that. Pagkabaliktad po natin, tatahian po uli natin dyan palibot. Ano po? Yan, i-flatten po natin yung tela. After that, we flatten the fabric and we sew again to the edges of our string pouch. Para malinis po siyang tingnan, tahian po natin ulit dito. Ano po? So, let's continue po. After we sew to the edges again, this is the outcome that you can see is clean. And we turn again the fabric to the right side. Now we put the string like that. This is the string is one of going to the right and one is going to the left. Like that. So you can see the string one is going there and one going there. Yan, magkasalubong po yung ating string so that we can close nicely. So ilalagay ko lang po yung ating string. Yung tali po natin. This is the result. This is the outcome of our string pouch. Yeah. This is the string I put. Yan po yung outcome ng aking string, draw string tote pouch. This is the string pouch that I make. Ito po yung aking draw string pouch na ginawa. Yan po yung pagkatapos niya. Yan po yan. So, yan po yung ating project. At continue po at meron pa po akong ibang gagawin kasi natabas ko na po siya. Pinakita ko lang po ito kung paano ko ginawa. Yan po. Pwede po tayo maglagay ng lining. Ano po. Pero yung tela ko kasi maganda siya at saka hindi po siya manipis. So, hindi na po ako naglagay ng lining. Ano po. Ginandahan ko na lang dyan sa taas na yan. Inayos ko yung pagkatahi ko dyan. Ano po. So, malinis po siya. It's clean one. Yeah. Malinis po yung pagkagawa at yan po yung lagi nating tandaan na maging maayos po at maganda yung ating gawa. Siguraduhin nating malinis, ano po? And we are the one to appreciate our work. Tayo po yung una mag-appreciate sa ating trabaho at tayo din po yung magko-correct kung meron pa tayong dapat i-improve at baguhin sa ating trabaho. Ano po? Pero bago ninyo makakamit yung satisfaction kapag ka marunong kayo mag-appreciate ng sarili nyong trabaho, ano po? At hindi ko naman sinabing ipagmayabang nyo o maging mayabang na kayo doon sa ginawa natin. Bagkos, hanapin pa rin po natin yung dapat nating i-improve sa ating trabaho. Ano po? Ayan.
Pero bago natin magawa yun, kung marunong tayo mag-appreciate, ano po, at marunong tayong tumanggap ng negative comment from others. So, we are not perfect. We are just learning, studying how to make it, how to improve it. So, just continue our work. This procedure po, ilalagay ko din po yung ano nito sa top. Ganyan. Parehas po ng procedure yung paggawa natin. Tahiyan natin dyan sa top. 2 times. Dito din po sa palibot nito. Hanggang matapos po. Please continue po until all the fabric ay cut is done. Pagpatuloy lang po natin ano po, at hindi ko na po habaan yung ano yung ating video, kundi ganun lang po yung sa pinakita kong una, ganun din po yung gagawin ko dito sa huli. Ano po? Ito na po lahat yung ating string pouch, 5 po siya. Pero kung kayo po ay magninegosyo, of course, kung ibibinta po ninyo ay we make more than 5, of course. But now, this evening, I finished 5 only. 5 lang po yung natapos ko. So, sana nag-enjoy po kayo at paki-like naman po at share. Paki-comment na rin po kung nagustuhan po ninyo ang ating project. At kung may katanungan po kayo, paki-comment na lang po sa baba. Ano po? This is the result of our project. This is the string pouches that I made. It's very useful po. Napakadali na pong gawin. Napaka useful pa po niya. Especially those people love to make a surprise gift. This is very useful po. Napakadali na pong gawin at napaka-useful po. At take note, pwede po ito ninyo mapagkakitahan, lalo po ngayong holiday season. Very useful po ito at ang pinaka the best po dito ay makakatulong na po tayo for saving our earth, Mother Earth. Ito po yung isa pa sa pinakamahalaga dito sa ating project na to, ay makakatulong na po tayo sa pag-save ng ating Mother Earth. Sa papaano pong paraan? Kasi ito po ay reusable. Pwede pong labahan po ito after use. At hindi lang po tayo ang makakagamit nito. Pati po yung binigyan natin ito, magagamit po niya ito. At marami pong kagamitan po, marami pong mapapagamitan ito. Pwede po natin ilagyan ito ng mga regalo, small things. Pwede po natin lagayan ng makeup, suklay, mga ballpen po ng ating anak. Pwede po dito. At ito po ay napaka-useful po. Ano, kahit anong party po, pwede niyo itong gamitin. At affordable na po at easy pang gawin. So, kung meron po kayong katanungan, please comment down below lang po. I answer as I can. And see you to my next video. Good evening to everyone. And kindly please like and subscribe and leave a comment down below. Good evening to everyone.